ay mga friendships, may alaw sa tanan. Kamusta na kayo lahat mga ka-friendships? Nako, pagpasensyahan nyo na ha, na magkita-kits ulit tayo sa video na to. At yun yung ulit ako sa inyo ng kunting oras na panoorin ang video natin hanggang dulo. Alam nyo ba mga ka-friendships, no, ang aga natin nag-vlog today? Dahil, alam nyo na, na wala tayong pasok ngayon, Monday, April 15, at bukas, Tuesday. Dahil, asynchronous classes, o distance learning tayong lahat. O diba, ang sayo ng buhay sa DepEd. At mga friendships, gusto ko rin talaga mag-vlog ng umaga dahil pagmamaya pa mga friends na ko, ang dami nating kalabang ingay, medyo maingay ng background, ang dami ng mga malalakas na mga sounds, so baka ma-copyright tayo dito. So pag morning, ang saya ng buhay pag nag-vlog ng umaga mga friendships kasi ang tahimik ng paligid, ang kalaban lang natin sa ingay ang mga manok. Oh, mayroon ba kayo narinig dyan na manok? Mga tigtilaok dyan. Kasi mga friendships, 6 a.m. pa ngayon. Talagang gusto ko mag-vlog ng gayong oras dahil ang tahimik ng paligid, ang sarap sa feeling mag-vlog ng maaga. Ang dami pa nating energy. So mga ka-friendships, baka hindi pa kayo nakapag-subscribe, kunting favor naman dyan. Baka this time, i-click nyo na ng ating notification bell dyan, paki-bell, para ma-notify kayo mga ka-friendships pag nag-upload tayo ng bagong video. Yun ang pinakamaganda dyan. At baka hindi pa kayo nakapag-follow sa ating FB page, June Gula-Gula TV, may TV sa dulo. Please visit nyo na ngayon, mamaya after watching this video, i-follow nyo ako para alam natin, updated tayo sa lahat ng ganap sa buhay, sa lalo sa mga na applicants, sa mga teacher ka-friendship applicants natin. So kailangan alam natin lahat ang dalawa ating social media platforms. At kung meron ka pang mga ka-friendship na hindi pa nakapag-follow sa ating dalawang social media dito sa YouTube at sa ating FB, so please share the link, share niyo ang magandang balita. Dahil maka-friendships, channel natin para ito sa lahat ng mga teachers. Nasa private man, nasa public man. So para ito sa ating lahat maka-friendships. Dahil sa ating channel ay namimigay tayo dito ng mga palibring files. So lesson plan, DLP semi, lahat ng klaseng lesson plan, and then mga PowerPoint lessons, summative test, periodical test, TOS, TRF reviewers. So, ang dami nating mga free files dito mga friendships, hindi lang yon, maraming pa at libre. Oh, so kung wala, kung gusto niyo mga free lesson plan, please tingnan niyo sa ating mga previous videos. Ang daming nating mga lesson plan dyan at PowerPoint. I-edit niyo lang mga friendships. And kung gusto niyo naman, wala kang pagod-pagod na ako na mismo ang gumawa para sa inyong demo, lesson plan at PowerPoint at special TRF reviewers. So paano yun ma-avail? Please mag-join kayo sa ating Gold Ka Friendship Perks. Makakuha kayo dyan ng 1 DLP or depende sa request nyo kung anong klaseng lesson plan, semi ba siya or detailed. And then PowerPoint, lesson mga friendship, and TRF. Ang maganda kasi dito mga friendship kapag mag-join kayo ay ready to demo na yung materials natin at yung TRF reviewers ay iba sa'yo sa mga free natin. So, kung ano man, kung may ka-co-applicant kayo sa isang division, so hindi kayo magkapareho ng sagot dahil iba na yung reviewers mo kasi no sharing yon ng ibang ka-friendships natin. So, nasa baba ng video natin, i-click nyo yung join button and then
magpa-member kayo dyan. May kunting bayan. Kaya la, kailangan natin yan pagkabuhayan. At baka naman, huwag niyong skip ang ads sa mga dumadaan dito sa ating video. So, parigalo niyo na sa akin yan. Pag-ayuda natin na kailangan natin mag-ipon. At mga ka-friendships ha, kapag magustuhan mo at feeling mo makakatulong ang video na to sa iyo, please naman bigyan naman ng isang thumbs up dyan mamaya sa ating video after watching ha, or kaya ngayon pwede na. So bakit nga ba tayo, ang haba ng intro natin, no? Naka 5 minutes tayo. So bagay, nag-promote pa tayo ng ating Gold Ka Friendship Perks. So bakit nga ba nag-vlog tayo ngayon? So alam kong nakita nyo na sa ating thumbnail kanina bago nyo pinunta ng video na to. At alam ko din na nabasa at nakita nyo na sa ating title ngayon. Yes, bagong TRF Reviewers. So ganito ang kwento ni mga French, makinig kayo. So ang reviewers na to mga French ay galing ito sa isa nating ka-friendship dito sa YouTube. At nag-share siya sa questions ng TRF exam nila. Yes! Kasi mga ka-friendships, tapos na po silang nag-TRF essay or exam sa division nila. So bakit ako nag-vlog pa, itapos na to? Diba na naitanong na to sa isang division? Mga ka-friendships, maaari po kasing itanong din ito sa inyo. Kasi naniniwala ako mga ka-friendships no, na yung isang division na yan ay may iba yung ka-friendships na division. So maaring they are sharing their TRF questions o so paano yun? Pero mga friendships, ang questions na ito mga friendships ay super easy lang. Pero kapag hindi ka nakapag-review, kung hindi ka nakakuha ng ideas bago sa exam, talagang magugulat ka, talagang kakabahan ka. Kasi hindi naman lahat tayo ay bumagsak sa TRF exam o kahit anumang klaseng exam dahil hindi mo alam. Bumagsak ka dahil naunahan ka ng kaba. So, ngayon, nagbigay tayo ng advance info sa inyo or reviewers, ideas, knowledge or point of views sa questions na to para kayo mga friendships ay makakuha ng konti, hindi man lahat, konting idea kung paano mo tirahin, paano mo simulan, paano mo sagutin ang questions na to. So mga friendships, ang TRF exam na to mga friendships ay ang ganda ng buho ko mga friendships. Flex ko lang muna. Bagong kulay tayo ng buhok. Alam niyo mga friendships no, I'm very young pa pero ang dami ko ng white hairs. Kaya nagpakulay ako. Yan. Naku mga French, ang mahal magpakulay sa salon. Naku, nakakaloka ang presyo nila. O yan. Ganda natin, no? I love the color, pero kaya lang parang medyo talagang nasubrahan ang pagka-brown. Gusto ko sana, sabi ko sa kanya sa bakla na ano lang, light brown. Parang medium ba siya or ano ba yan? Basta, okay na yan, natakpan na yung mga white hairs natin dyan. O, ganito mga friendships, ang TRF exam, ang TRF questions, reviewers, and answers na ito mga friendships ay dalawa lang. Hindi niya binigay lahat. Pero mga friendships ha, masaya na tayo dito kahit dalawa lang ang binigay niya. At least, sa dalawang questions na to, out of 4 questions, nakakalahati ka na. O, diba? Hindi ka na as in blanco, walang ka idea kung mag-take kayo ng TRF at lalabas ang dalawang questions na to. Malay mo mga friendships sa dalawang questions na to, sa pag-take mo ng TRF exam sa division ninyo or district, kasama ito, o, diba? Mag-take you kayo sa akin after. So, ito na. Saan na ba yan? Nandito sa papel, ang dalawang questions mga friendships ay ginawa ko, tinype ko sa
laptop and I printed para mas maganda at ipaliwanag natin mga ka-Francis mamaya ang ano ang mga questions na to. So, unahin natin tong ano. Alam niyo mga ka-Francis, no, para siyang situational. May nabasa at naano din ako mga ka-Francis sa ibang videos ng mga kapwa nating ka-Francis YouTubers or content creators na madalas daw ngayon sa sa school year 2024-2025 ay situational yung PRF essay or exams. So, mga ka-Francis, sa questions na to, makakuha tayo ng idea. Okay? And siguro mga ka-Francis, kapag sakali man, ito pa rin yung advice ko ha, i-review nyo pa din ang original PRF questions sa objectives 6 to 9 non-classroom observable indicators at NCOIS. Bakit? Kasi mga ka-Francis, kung i-revise man ng division or district ang mga questions na yon, yung 4 questions, apat lang naman ang questions, doon at doon pa din yan sila mag-aangkla or align, connected pa din ang questions nila doon sa original dahil naka-depth and order nga yan. Hindi nga po nilang bago-baguhin basta-basta yan. So, itong dalawang questions din yan, naka-aangkla pa rin to sa original. Pero of course, nandun pa din ang idea, but yung question ay karamihan, yes, related talaga sa teaching, okay? So, of course, sa education, sa pagtuturo, sa mga bata, sa mga teachers, kapwa natin, ganun. So, ganun pa din yun. Kaya, mga ka-French, itong kahit anumang mga TRF na reviewers na nakita at nabasa ninyo, please, aralin nyo po yan. Maari pong isa dyan, or yan mga questions na yan, ay uulitin pa din. Okay? So, kung may mga bago, so abangan nyo lang dito. Kaya sabi ko mga ka-Francis, no, na mag-bell kayo sa ating channel para pag may upload tayong video, so ma-notify kayo agad. O, diba? So, itong questions na to mga ka-Francis, ay based to sa experiences ng isang kunwari na teacher. Okay? Si Juan de la Cruz, kunwari yun. So, first question dito, naka-base ito sa experiences sa buhay niya. Okay? Doon sa pangalawa naman, experiences din based doon sa isang teacher na pala-absent. Okay, ganito. First question, basahin ko yung question and then i-enumerate ko din yung mga possible answers or ideas doon sa question na yun. So, by the way, bago ko mag-start, basahin to lahat, nasa comment section ng ating video, baka makalimutan ko mamaya sabihin, ang mga questions and sample answers natin. Pero mamaya nyo na, kunin yan. So, panoorin nyo munang ang video na to hanggang dulo. Samahanin nyo ako. Hinihingi ko ng oras ninyo. Kaya magtiis kayo sa boses at mukha ko at sa buong video na to. So, ewan ko kung maganda ba ako sa video nyo nga dyan. Move tayo closer. Yan. Hindi na ako nag-TV kasi last time, mga ka-friends, shika ko lang saglit. Nag-TV ako, na-copyright ni YouTube kasi na-detect niya yung ano, yung Netflix. Netflix sa ano, sa TV. Pero walang boses, walang sound yon. Yung ano lang, pictures, yung movie. Siguro nakita niya or nabasa niya doon sa ating video na ano, bakit may movie to kahit hindi naririnig, kahit walang sound. So, ang ano na ngayon, ang arte na ni YouTube. So, ito naman ka-Francis, first question. Sa NCOIS to ha, non-classroom observable indicators, objective 6 to 9. Hindi ko sabihin kung ano siyang objective, basta kasama siya sa 4 questions. So, reflecting on your own experiences, what improvements or support systems do you believe are necessary to address the issue of instructional material scarcity while promoting equity in education? So, yun ang question, mga ka-friendships. At
ang pangmalakas sa nating sagot. So, ito na ang sagot natin. So, meron akong 5 dito maka-friendships na naka-bullet. So, depende kasi sa inyo. Basta maka-friendship, tandaan. Maximum of 10 sentences lang po tayo sa TRF exams. So, kung dito sa 5 na enumerate ko, pwedeng 3, pwedeng 4, pwedeng buo. Kasi yung mga sentences na binibigay ko maka-friends, ay pasok pa din siya sa 10 sentences. Okay? Pero depende nyo yun ha. Pwede nyo kopyahin buo, pwede nyo rin i-revise, pwede nyo mas i-outline pa siya para i-ikli, ganun. Basta, ang importante dyan maka-friendships ay nasagutan mo direct the point yung question na yun. So, pwede mong kumuha ka ito na idea, 3, 2 ganun. Okay? Ipaliwanag mo na lang. Right. So, to address the issue of instructional material scarcity while promoting equity in education, several improvements and support systems are needed or crucial. So, one here is government funding. So, increase government funding for educational resources, including textbooks, workbooks, and digital tools can ensure that all students have access to necessary materials irrespective of their socioeconomic background, right? Number 2, community partnership. So, explanation natin is collaborating with local businesses, non-profits, and community organizations to donate or sponsor educational materials can bridge the gap in resource scarcity and promote equity in education. So number 3 or third bullet natin maka-friendship ay teaching training. Yes, tama naman din ito. Para of course, magka-idea tayo kung ano yung mga pwede natin gawin pag mag-create ng mga materials. Okay, ito yung explanation ko. Providing professional development opportunities for teachers to create their instructional materials or adapt existing resources to meet the diverse needs of students can enhance resourcefulness and reduce dependency on external materials. Alright? Number 4, peer-to-peer sharing. Pwede din, kapwa-teacher natin or ka-friendship natin. Diba? So, pwede tayong sharing na lang. So, if pwede ito kapag hindi sabayan ang ano, sabay ang time ninyo. Kasi, ang dami namang sections. For example, grade 6, ako, ganun. Then, I'm handling math. So, kung ang instructional materials natin, like for example, mga solid figures, yung solid or 3Ds, ganun. So, may mga pyramid, cylinder, merong mga prisms, ganun, maka-friendships. So, kung limited lang yung materials natin nun, so, pwede tayong mag-share sa ating kapwa, ka-teacher, ka-friendship. Pero, disadvantage, what if kung magkapareho kayo ng oras. Kasi kung magkasabayan yung class schedule. Pero pwede to pag hindi kasabayan. Pero pwede nyo to isama sa sagot ninyo ganun, di ba? Kasi possible to answer di ba? So, encouraging a culture of sharing resources among educators within a school or district can help distribute instructional materials more efficiently and equitably. So, ito yon. Hindi lang sa kapwa ka-friendships natin sa school. So, pwede nito maka-friendship sa ibang ka-district or within district natin or division, pwede mag-sharing. Depende kasi yan sa PSDS din, no? Kasi siya kasi may hawak sa district na yan. So, kung limited, walang fund, so pwede, sige, week na to, mag-solid figures kayo while kayo muna ang mag-plain figures. Okay, itong mga solid concrete shapes na to, ibigay muna natin sa school A. May school B, mag-plain muna kasi ang kailangan doon ay mga flat shapes, di ba? Mga 2Ds. So, pwede ganun mga ka-friendships. Number 5, parental involvement. Isama natin ang mga parents. Okay? So, engaging parents in supporting their children's education by providing resources or volunteering
to create supplementary materials can help alleviate scarcity issues and foster a sense of community support. So, ang concluding natin statement dito, mga friendships, ay by implementing these improvements and support systems, so educational institutions can address instructional materials scarcity while fostering equity in education and ensuring that all students have access to the resources they need to succeed. So, yun yung first natin, mga friendships, question and answer natin. So, pangalawang question natin sa TRF ay pati yung answer niya, mga friendships. Okay, basahin natin. Simulan natin para, naku, ang haba na, naka 20 minutes tayo, baka makalahati tayong oras dito, mga friendships. So, bilis-bilis natin konti. Yeah, number two question, reflecting on your teaching experience, were you always handle colleagues, classes due to their tardiness and absenteeism? So how do you react or feel on the impact your own teaching load and overall effectiveness in managing your responsibilities as a classroom teacher? Okay, so answer natin, mga friendships. Basahin ko lang yung mga ano, yung mga key points, mga friends, hindi namin yung mga explanations kasi super haba ng video natin. Napapag-abisaya talaga natin ito. Okay. So, handling colleagues' classes due to their tardiness and absenteeism can have a significant impact on both my teaching load and overall effectiveness in managing my responsibilities as a classroom teacher. So, here are some comprehensive points on how we might react and feel about this kind of situation. So, mga friendships, I will just read yung 5 points na yon na pwedeng ma-feel at reaction ng isang teacher kapag parati. Well, sa akin, mga friendships, no, walang problema. Absent ang teacher ng 2, 3, 5 days. Pero kung maka-fresh isang month tapos TY, di ba? Tapos pag, o kaya mabil, every other day, mag-absent tapos sa akin ibigay ang load tapos TY. Okay, siguro, first, second, third, okay, ganun. Tapos, kasi, wala, hindi naman tayo perfect eh. What if din tayo magkasakit, tayo absent, pwede yung give and take. Pero nakakapagod kung na-perfect mo attendance buong taon. Tapos, hindi ka man lang nakabawi sa mga nasab mong subjects or teachers. Di ba? Ang hirap, no? Ang sakit. Sige. Ayan natin yan. Pero ako, masaya ako, ah. Baka may nanon sa atin dito ko, teacher ka. Masaya ako mag-sub. Ito lang yung para sa iba. Okay. Increase workload. Yes, tama naman yan. May explanation kayo na magbasa. And then, or kayo na magkuha mamaya. Time management challenge. Tama din. Impact on personal well-being. Correct. And 4, disruption to teaching routine. And last natin ditong pwedeng maging feeling ng isang teacher ay impact on student learning. Pwede to sa bata din. Hindi lang sa ating teacher. Sa mga students din natin, di ba? So, kayo na ang kumuha na mamaya, okay, nasa comment section. Yung mga explanations niya, kasi kailangan mo ipaliwanag, mga friendships eh. So, ito. Overall, while stepping in the cover, into cover, for a colleague demonstrates your dedication and commitment to your students and school community, it is essential to prioritize your well-being and professional growth to maintain your effectiveness as a classroom teacher in the long run. Okay? Pag mga minsan-minsan, pwede yun, di ba? Pero kapag parati, nawag naman. Okay, so yun lang. Hindi ko na explain kasi naawan ako sa inyo, maka-friends. Hiningi ko lang yung oras ninyo. Maka-friends, pwede nyo nang tingnan ang comment section. Pakibigyan mo ng like pala ang video natin. Baka makalimutan ninyo. Okay, nabigyan na ng like. So, puntahan nyo na ang comment section natin. Nakapin siyaan ang questions at answers natin, and then pwede nyo lang kopyahin or i-copy and paste sa Word document. Okay, screenshot. So, para meron kayong reviewers na. So, natuwa ba kayo ngayon, mga friends? Masaya ba kayo sa video na to?
So sana mga Francis, maaga nating pag-vlog ngayong araw. So sana nakatulong to ang video sa inyo. Naging blessing itong video sa inyo. At sana din pwede nyo i-share to sa ating mga ibang ka-friendships na alam mong nag-apply din ngayon. Huwag tayong maging madamot. I-share mo ang video na to sa kanila para maka-friendships, maging daan din ito na makapag-review siya at makapasa, makakuha man, hindi man ma-perfect, pero mataas na rating sa TRF. Kasi maka-friends, ang maximum points na makuha natin, perfect score ay 25 points. Second to the highest points ang makuha. Kasi ang pinakamataas talaga ay ang demo teaching. Kaya sa mga bagong teachers, kaka-graduate, kakapasa ng LET, so don't worry, kahit wala kayong teaching experience, kahit wala kayong masteral, kahit wala kayong training, caring ninyo nang ang ilalaban mo lang ay itong TRF exam, demo teaching at LET rating. Okay na 'to tatlo. Bakit? Yung LET rating bonus na 'yon, pangdagdag mo na lang. Kaya itong TRF at demo teaching e perfect mo. Nako, naka 60 points agad ka maka-friendship kapag ma-perfect mo ang demo at ang TRF. Kasi ang demo teaching, 'yan yung may pinakamataas na points, 35 points. O, saan ka magkukuha niyan? I-perfect mo lang yan. Paano ma-perfect? Mag-avail ka na sa ating ka-friendship perks natin. Sa gold ka-friendship. Join button dyan, o. Oh. I-click mo na yung color blue dyan sa baba nating video. At, pero kung wala namang budget, walang problema yon. So, marami tayong mga free files nasa ating mga previous videos, mga ano dyan, free mga DLL siya yung iba, pero pwede mo siyang i-edit gawing semi or kasi ang DLL, semi na yan eh, kapag tanggalin mo yung mga ibang days. And then yung mga COT, maka-friendship na free files natin, yan po yung demo teaching ng mga teachers sa public na. Meron kasi kaming demo teaching every quarter. For demo teaching, COTs namin. Bawat quarter may isang CO namin. And then, mga friends, pwede nyo i-edit yan. Ang sa amin kasi, pag CO namin, meron kami mga annotations kasi nakalagay ang objectives or indicators doon ng 1 to 9. Kaya, pero hindi present lahat ng indicators. Kailangan doon sa bawat CO. Mayroon lang siyang mga naka-assign or dapat mong i-meet na indicators for that specific CO mo. So, yon, pwede mong tanggalin yon yung annotation sa kabilang column, tapos pakitahin mo ng students activity. Yun na yun, magiging detailed yon, okay? So, kayo na. Actually, detailed ang CO namin, kaya lang wala, hindi namin nilalagay mismo yung ginagawa ng students, kasi annotations ilagay doon, explanations. Highlighted yung mga area or parts ng LP that answers ng annotation nilagay namin or indicators. Yun. So, tingnan nyo at sana makatulong ito mga friendships at maging blessing tayo sa iba by sharing this video. Huwag tayo maging madamot mga friendships. Oh, so, naka 28 minutes na tayo. Hindi ka ba nag-skip ng ads ng dumadaan kanina? Totoo ba yan? Kailangan natin mag-ipon. Nag-iipon ako maka-friendship. Charot. Oh, totoo nga talaga. So, regalo nyo na pa thank you sa akin by not skipping all the ads kapag manood kayo sa ating videos. So, ang haba na chikahan natin. So, hanggang dito lang maka-friendships. Today is April 15. At ano meron dyan? Naku, late na nga si Dep. And eh, dapat na ibigay na nung Friday. Payday ngayon. Payday sa lahat ng mga private school teachers, ka-friendships natin sa iba pang mga trabaho. Payday, it's 15th of the month. At ako mga friendships, mamaya maliligo kami. Mag-swimming kami sa Alfonso Cavite. Ang ganda ng place, ang ganda ng ano, ng swimming pool. Pero secret lang namin yon kasi ako, bawal lumabas. Kasi asynchronous class, so kaya MDL, bawal ang mga teachers lumabas. Pero atin lang to, huwag na kayo mag-ingay, huwag nyo na kami isumpong. So that's all for today's video, mga friends. Thank you so much.
mag-stay sa panonood hanggang dito. Nandiyan pa ba kayo? Mag-comment nga kayo kung nandiyan ba kayo. Mabot kayo sa 29 minutes natin. So, that's all for today. And huwag kalimutan mga ka-friendships, ha? Gigugma ko kamutan na! See you sa ating next video!